Hi guys! Welcome back to your crowdsourcing Shopee YouTube channel. Ang gagawin lang natin is spot check about dun sa bagong cryptocurrency coin or cryptocurrency token sa Binance Launchpool. Ang pangalan niya guys is Mines of Dalarnia or DAR. It is an action-adventure play-to-earn game on Binance Smart Chain. So, recently, nag-upload na rin ako ng dalawang videos about Mines of Dalarnia. So, dito sa dalawang videos na to, nagbigay ako ng mga important information about Mines of Dalarnia and options kung paano tayo bibili ng BNB token para makapag-participate sa staking dito sa Binance launch pool prior to the listing of Mines of Dalarnia DAR token on November 4, 8 o'clock a.m. Universal Time. So yun, balikan lang natin yung ano, yung launch pool. So kanina, nakapag-invest na ako ng some amount of BNB dito sa Binance launch pool. So para makapunta dito, click nyo lang tong menu, then launchpad. Whenever may bagong listing si Binance, dito siya visible. Dito nyo siya makikita. Okay. So, kung makikita nyo, nag-umbisa to kanina, 8 o'clock a.m. Manila time. So, meron akong 30 days para makapag-participate dito sa sa staking. And kung makikita nyo itong BNB pool, may na-accumulate na siyang staking based doon sa risk amount na kaya ko na 0.1679 BNB. So, i-click lang natin to guys. Kung makikita nyo, Mines of Dalarnia farming na siya. And also, I'm fairly new to cryptocurrency and ito yung first time na nag-participate ako dito sa Binance launch pool. So, I'm trying to share my experience sa inyo guys para in the future, kung meron uling bagong listing si Binance or within the next 30 days, kung kaya nyo pang mag-participate dito kasi 30 days naman itong launch pool eh. So, kaya pa. And just make sure that you always do your own research and yung budget na iaalat ninyo or i-invest ninyo sa cryptocurrency is amount of money na kaya nyong i-risk dahil ang cryptocurrency ay isang volatile market. I'm not a financial advisor and all the videos uploaded to our crowdsourcing Shopee YouTube channel are for educational purposes. So, kung makikita nyo rin dito, time remaining until listing, 5 days, 15 hours, and 12 minutes. So, dito sa announcement ni Binance, ang sabi dito, yung mismong coin, kumbaga magiging available siya sa market para lahat ng may access sa Binance pwedeng mag-buy and sell. So, ang exact date kung kailan siya magiging available sa Binance listing sa market is November 4, 2021, 8 a.m. Universal Time. So, meron akong time converter dito. Kung ang sinasabi niya ay November 4, 8 a.m., ang oras na yun sa Manila time is November 4, 4 o'clock p.m. Manila. So, kung interested kayo dito or kung kaya nyong mag-alat na ng budget para... Kasi ang mangyayari niyan, guys, ganito. Explain ko lang ng mabilisan. Kung pupunta kayo sa market, example natin yung yung Lazio token, USDT. Spot market USDT. Ayan. Ayan yung Lazio token. Bakit ko pinapakita tong Lazio token? Ganito kasi, itong Lazio token, kung makikita nyo dito, balik lang tayo sa launchpad. Kung makikita nyo dito, ito yung previous coin na nasama sa listing ni Binance sa launch pool or sa Binance launchpad. Ngayon, kung titignan natin siya, yung unang-unang, hindi, naka-Lazio ang kailangan natin. Bitcoin niya. Ayan. Ayan. Ito yung unang-unang beses na nag-list yung Lazio fan token sa Binance. Tapos, nag-up siya ng ilang percent. Ako mismo nakita ko to sa phone ko. Yung the moment na na-release tong Lazio fan token, napakaliit pa lang nung presyo niya. Tapos bigla siyang nag times 2,000%. So, ibig sabihin,
kung meron kang economy or means to allot a portion of your earnings na extra income ba or extra budget, I'm thinking it's one way on how you can multiply your earnings by cryptocurrency investment. Ang ibig kong sabihin, kung ang listing nitong coin ay November 4, 4 o'clock PM Manila, pwede mong bantayan yung Binance kung kailan ililist yung coin, tapos para unang-una kang makabili. Tapos pag minonitor mo siya and umabot siya sa ganyang point, it's up to you. Option mo na kung gusto mo siyang isell or gusto mo siyang ano. Kasi pag sinell mo siya, automatic kikita ka, magbumultiply ng X amount of percent yung investment mo dito sa ano, sa DAR token. Kung makakabili ka dun sa unang best, yung exact date and time kung kailan siya malilist sa Binance. Or another option can be i-hold mo lang yung coin. Pwedeng ano, coin mo na talaga siya tapos monitor in the long run kung mas tataas pa ba siya. Or for me, my option can be, kasi kung makikita ang current setup ko ngayon, meron na akong naka-stake dito na naka-stake ako ngayon for Mines of Dalarnia or DAR in a span of 30 days. So after 30 days, kung magkano man yung magiging halaga ng DAR sa market, that's the time na i-claim ko yung rewards ko or i-redeem ko yung rewards ko, kasi para ma-maximize ko yung earnings. Kung makikita nyo, ayan, simula kaninang umaga, ito na yung ano ko, yung, kumbaga ito na yung naiipon ko sa na-stake ko. Di ba nag-stake ako ng 0.1679 BNB? Simula kaninang nag-umpisa to ng 8 o'clock AM Manila, ito na yung amount ng DAR na na-accumulate ko dahil lang nag-pondo ako or nag-invest ako ng ganyang halaga ng BNB. So, just imagine kung ilang DAR token yung ma-accumulate ko in a span of 30 days. So, may option din akong dagdagan to in the middle of the 30-day staking period para mas mag-accumulate pa ako ng maraming DAR. And kung depende dun sa amount niya, after 30 days, kung ano man yung price nitong ano, nitong Mines of Dalarnia niya sa market, pwede akong mag-decide kung isa-sell ko lahat. Pwede akong mag-decide kung i-hold ko muna tapos hihintayin kung tumaas palalo, or pwede akong mag-sell ng halimbawa magsisell ako ng 60% and then iiwan ko yung 40% for trading and holding purposes. Pero at the same time, yun yung sa staking, ha? Staking pa lang yun. Pero at the same time, iniisip ko rin kung maglalaan pa ako ng extra income on November 4, 4 o'clock PM Manila, para aabangan ko rin to mismo. Kumbaga mag ano to, yung sarili ko ng ano to investment. Kumbaga yung 4 o'clock PM Manila, kung meron pa akong extra income, the moment na makita ko tong mag-list sa Binance, bibili pa ako kagad diyan para babantayan ko siya. Tapos kung maganda yung presyo sa market, yun yung time na ibebenta ko siya. That's ano, hiwalay pa or on top dun sa makukuha kong ano rewards dito sa staking ng DAR. So kumbaga double income yung mangyayari. Pero depende pa yung ano, kasi ang yung sa current situation ko, pwedeng yung kung meron akong magiging extra budget on that day, November 4, 4 o'clock PM Manila, lalaglagan natin to, tapos kung ano yung kikitain ko dito, isi-sell ko lahat. Tapos maghihintay ako dito ng 30 days para meron akong DAR. Meron na akong bagong coin, kung ilang token man niya ng DAR, tapos at the same, pwede kong itago na lang yun kasi kung kumita na ako, nag-invest pa ako ng hiwalay dito sa listing niya. Tapos yung BNB ko rin naman, pwede ko rin isoli sa ano ko, sa account ko to retain yung BNB para kung may susunod na launch pool or launchpad sa Binance, pwede akong bumili uli or mag-stake uli. Ang tawag ng staking . Kasi itong staking na to, napakaganda kasi 30 days mo lang siyang ano, naka-invest lang, bibigyan kanya ng reward na bagong coin, tapos pag natapos yung staking period, sa'yo pa rin naman tong pera na to . Pwede mong isoli sa account mo. Pwedeng i-retain mo siya as BNB or bumili ka ng mga panibagong coin like XRP, SHIB Inu, Shiba Inu, yan. Nasa sa'yo naman yun. As long as you do your own research, wala namang problema dyan. And emotionally ready ka and marunong kang mag-manage ng finances mo
And yung pera na nilalaan mo sa cryptocurrency investment, hindi yan yun yung hindi yan yung pera na kumbaga budget ng pamilya or kaya ano, yung hiniram na pera. Dapat talaga extra income. So yun lang yung mai-share ko for now. Maraming salamat sa pakikinig and I'll keep you posted and updated sa mga bagong information or news about DAR or Mines of Dalarnia. Thank you again everyone and see you on our next vlog. Bye for now.